Hello? Si Christy ba to? Tigilan mo na yung paggugulo sa isip ng anak ko? Kalukuhan naman yung nakikita ko pa si James. Mabuti kat namatay na siya. Magulo ang utak niya. Palibhasa, addict! Hindi niyo ako naiintindihan. Hindi ko na alam ang gagawin ko! Paano ko maaayos ang papeles at ang buhay kung ayaw ako patulugin ni Edgardo? James, wala tayong kasalanan. Edgardo, nandito kami para humingi ng tawad sa'yo at para sabihin sa pamilya mo kung ano ang tunay na nangyari. Hindi na kailangan. Lalo lang malulungkot ang pamilya ko. Tama na yung mga nagawa mong tulong. Ituloy mo mga plano mo. Ang pangarap mong pumunta sa Canada. May nakikita na akong liwanag. Natatahimik ka na, James. Wala naman dapat nang pinangalan. Gabriel! Dapat tayo nga! Maruha! Ikaw ang pumatay kay Maruha? Christy! Maruha! Christy! Ah! Christy! Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Helen? Lola, hindi ko po sinasadyang mahulog si Christy. Narinig ko pong nananaginip si Ross. Tinatawag niya si Gabriel, siya kasi Maruha. Sabi niya papatayin niya sila. Nakakasiguro ka ba? Madalas ikuwento noon ni Christian tungkol sa barilan. Baka hindi si Ross si Gabriel. Siya ang pumatay kay Gabriel at kay Maruha. Oh, kuya, akala ko natutulog ka na. Naisip ka lang, Brian. Kailan ba tamang isukong pag-ibig? Kapag meron ng nasasaktan? Kuya, mahirap i-give up yun sa inyo ni Ate Christy. Di ba soulmates kayo? Soulmates? Ano kaya magiging reaksyon ni Christy kapag sinabi ko sa kanya na hindi ako si Gabriel? Ano ibig mong sabihin? Di ba napapaniginipan niya ni Ate Christy ang isa't isa? Siya si Maruha at ikaw si Gabriel. Basta babalik ka. Babalik lang kita. Tayin mo lang ako. La? Christy! Kumusta? Anong pakiramdam mo? Salamat, salamat sa Diyos at nakabangon ka na, Apo. Ala, nasa sila, Daddy? Wala pa po ba sila? Ba sila nakakabalik? Wala pa. Nandun pa sila sa mga kamag-anak ng Tita Shirley mo. Pero alam na ng Daddy mo ang nangyari sa'yo. At siya alalang-alala. Pwede ba? Lubayan niyo naman kami, no? Nakikiusap ako sa inyo. Ito, may sakit ng apo ko. Christy, wala kang mag-imang nakikita?
Wala po. Kayo lang. Ayan o, ang dami-dami nila. Nandito silang lahat. Hindi mo nakikita. Ang ibig sabihin, wala ka ng kakayahan na makakita ng mga multo. Salamat. Christy? Po. Tumawag ang doktor. Lumabas na raw yung resulta ng CT scan mo. At okay naman daw. Pero Lola, hindi nila alam kung bakit nawala yung third eye ko. Marami talagang kamabalaghan ng mundo. Christy, nung nasa ospital ka, nakausap ko si Helen. May sinabi siya tungkol kay Ross. Lola, bakit may nangyari ba kay Ross? Nadinig daw ni Helen si Ross na nagsasalita habang nananaginip. Tinatawag niya si Maruha at si Gabriel at pinagbantaan silang papatayin. Hindi kaya nasabi lang niya yun para tuluyan mo ng layuan si Ross? Po, nasa baba po si Sir Ross. Hinahanap po si Ma'am Christy. Pakisabi na lang, nagpapahinga si Christy. Sige po. Masamang pakiramdam ka mo. Sige po. Nakikita o naririnig. Nararamdaman ko nandito ka. Helen, buong puso na akong lumayo kay Ross. Na-appreciate ko ang babala mo. Pero alam ko talaga na si Ross ang Gabriel sa panaginip ko. Hindi ka naniniwala sa akin? Mag-iingat ka, Christy. Mali ang pinapaniwalaan mo. Kuya, kain na raw. Uno na kaya. Pakisabi kay mama, sakit ulo ko eh. Kuya, ba't ka palaging ganyan? Palaging masakit yung ulo mo. Hindi kaya dahil nakabantay sa'yo si Ate Helen? Nabasa ko kasi sa internet, sa ghost.com, kapag palagi kang nangihina o masakit yung ulo for no reason, malamang may nakabantay sa'yong multo. Kalokohan yan. Anong kalokohan doon? Kuya, isipin mo, wala kayong closure. Maybe she's still here. Hindi ka niya maiwan. Anong totoo, Ross? Sino ko ba sa buhay ni Maruha? Kahit na mahal kita, hindi ko hahayaang saktan mo ang kapatid ko. Sige na. Magpahinga ka na lang. Sabihin ko na lang kanila, Mami. Shirley, pag-usapan natin to. Don't be unreasonable. Nakapag-desisyon na ako, Alfred. Let me go! Wala ka kasing ginawa kundi pagtakpan niya si Christy eh. Kaya akala tuloy ng mga relatives ko, nag-suicide yung anak ko.
Shirley naman, please! Hindi matatapos at hindi maayos ang problema kapag umalis ka, Shirley! Lalo pong lalaki ang problema if I stay, Mama. Tita? Tita, I'm so sorry for everything. You should be, Christy! Tita, sana mapatawad niyo ako. Kaya nga ako aalis at lalayo eh. Dahil hindi kita kayang patawarin. Shirley naman! Sige, anak. I'm sorry. Was I too harsh? Hindi ko sinasadyang paiyakin ka. Ganito na lang, Christy. Susubukan kitang patawarin kung kaya mong buhayin ang anak ko. Baka sakali, Christy. Baka sakaling patawarin pa kita. Sa tingin ko, dapat susundan niyo si Tita Shirley sa San Francisco. Baka lalo po kasing lumalayo yung sitwasyon niyo eh. I don't know if I should enough. I don't even think na mapipigilan ko pa siya mag-divorce. Kilala ko si Shirley, mahirap siya magpatawad. Lalo na sa ganitong sitwasyon. Anak, don't get me wrong. Hindi kita sinisisi. I'm already past that stage. Sabi nila, everything happens for a reason. In this case, ano kaya dahilan yun? Hindi ko maintindihan. Naawa na ako sa mga pinagdaraanan mo, anak. Mag-drive? Kuya, ipagpabukas na lang kaya natin to. Masama talaga yung pakiramdam mo eh. Kakayanin ka, Bray. Kuya, magpa-check up ka na bukas. Ilang linggo ka nang ganyan. Kuya, hindi kaya talaga minumulto ka ni Ate Helen? Kaya ka nagkakasakit dahil ginagamit niya yung lakas mo. Masyado maapektuhan. Baka blessing disguise na rin na wala na yung third eye mo. Pero marami pa kaming kailangan linawin ni Helen. Nawalan ako ng chance at saka ng means para makuha yung forgiveness niya. Christy, bakit God's will na rin of telling you na kailangan mo na makapahingikan? May pahinga mo na yung isip mo, loob mo, yung third eye mo. Oh, you've been through so much. May pinarating sa akin si Helen. Totoo bang hindi ikaw si Gabriel? Pareho tayo nananaginip, Christy. Nakikita mo ako, nakikita mo sarili mo. Ikaw ang nakakala ng totoo. Sinungaling! Alam mo, Michael, gusto yung kumakalimutan si Rose. Hindi pa rin talaga ako matatahimik eh. Ang dami pa rin tanong sa isip ko. Sa dami ko ang iniisip, hindi ko alam kung anong uunahin ko eh. Hindi naman natin masasabi na imagination nila ni Rose to. Kasi itong patotoo, Christy. Nag-exist ang bayan ng Santa Romana. Dahil nang nagpaint nito, nakarating na dito. Oh, pero nasan nga? Dahil naikot na namin ni Debbie lahat ng public libraries. At saka napagtanungan ko na rin lahat ng mga kakilala na pari ni Lola.
Wala talaga silang alam kung may simbahan yung Santa Romana. Yan naman pala eh. Kung wala, di kalimutan mo na. Ay nako, Christy, baka naman nag-aaksaya ka lang ng panahon at effort sa wala. Huwag mo nang dibdibin yan. Ang importante, ang ngayon. Ni Rose ang nakita kong pakakasalan ni Maruha. Paano nasabi ni Helen na si Rose ang pumatay kina Maruha at Gabriel? Kung totoo ang sinasabi ni Helen, sinong totoo ang Gabriel? Nasaan siya? Kung pagbabatay ng palaginip, si Christy, si Maruha, si Ross, si Gabriel, sila ang soulmates. Pero sino ang bumaril sa kanila? Anong motibo ng taong pumatay sa kanila noon? Helen, are you here? Helen, kung totoo nandito ka ba? Ano ba talagang reason mo kung bakit nandito ka ba? Is it because you really love me or is it because you want to punish me? Helen, God knows how sorry I am. I don't know what to do to make you understand. Helen, please, just let me go. Helen. Kailangan ko protektahan ang kapatid ko. Kung ikaw ang pumatay kay Maruha noon, baka ikaw rin ang pumatay kay Christy. Sir, papirma ako. Uy, Surfing USA. Bakit ho simbahan? Ikakasal ka na? Alam na ba ni Christy yan? O baka ikaw lang nag-decide? Hinahanap ko yung Santa Romana. It's out there somewhere. Effort yan, sir, ah. Di ko alam na pro Gabriel ka pala. Naawa na kasi ako kay Christy. Pag nahanap ni Santa Romana, hindi masasagot niya matanong niya. Magka-closure na rin siya sa misteryo ni Gabriel at Maruha. Eh, paano ka, sir? Paano ako? Paano kung dun pala mag-reunite sina Ross at Christy? Di ba? Sila si Maruha at Gabriel? Kakayanin ba ng loob mo yun? Sir, iwan ko na ito, ah. Okay. Ay, sir. Naalala niyo yung Centennial issue natin? Di ba may feature tayo doon ng mga iba't ibang simbahan ng Pilipinas? Oo nga, no? Sino nga nag-cover nun? Si Aaron po yata. Pati yung mga photos, siya rin yata nag-contribute. Sige po, sir. Okay. Aaron, ikaw nag-cover ng Centennial issue, di ba? Opo, sir.
Pamilyar ka ba sa lugar na Santa Romana? Ano ba yan? Opo, sir. Tuloy niya po ako. Sige, thank you. Sabi mo, ayusin mo. Debbie! Yes, sir. File mo nga ako ng leave 2 days lang, starting tomorrow. Sir, bago yan ah. Never in my 5 years stay dito sa office na nag-leave ka. Bakit ho? Investigador ka ba? Basta, marami ako asikasuhin. Si Christy nga pala na saan? May pinuntahan lang ho. Nagre-research si Sir Michael about sa panaginip mo. Ha? Eh, akala ko ba sabi niya, kalimutan ko na lang yun. Alam mo, naisip ko lang ngayon, ha? Di ba may pangatlong tao pa kayong hinahanap? Oo. Yung matay kay Maruha at kay Gabriel. Di kaya si Sir Michael yung tao mo? Hello, Brian? Nasaan ka? Hinahanap ka ni Mami. Nandito na ako sa Manila. Pupunta ka na, Christy. Kailangan ko siya makita eh. Hindi pa ako nakakapagpaalam. Ayaw ka niyang makausap, kuya. Trouble na naman yan eh. Christy, alam mo parang naninibago ko kay Sir Michael eh. Hindi siya machika lately. Parang may tinatako. Alam mo, ikaw, lalo mo akong tinatakot niyan eh. Ngayon pa't kaka-research ko lang tungkol sa mga past lives and reincarnation. O ano daw? Ang sabi, hindi lang daw palaging romantically connected ang reincarnation. Kadalasan, meron silang mga pagkakamaling nagagawa in the past na kaya nagkakaroon ng reincarnation para itama o kaya naman para pagbayaran yung mga naging pagkakamali nila. So kung pinatay si Maruha at Gabriel noon, posibleng bumalik sa buhay ng mga reincarnated na Maruha at Gabriel ang pumatay. In this case, nasa paligid nyo lang ni Rose ang pumatay sa inyo dati. Debbie, alam mo, sobra ka na eh. Dinetalye mo pa talaga. Lalo tuloy ako natatakot niyan eh. Hindi kaya talaga si Sir Michael yun? Hindi kaya ka-love triangle niyo talaga si Sir Michael nung araw? Wala ka dyan, Debbie. Iwan mo kita, ha? Bye. Uy! Sandali! Sandali! Uy! Excuse me, mga Brad. May alam ba kayo na bayan dito, yung Santa Romana? Santa Romana? Wala eh. Sige, thank you. Lumagpas ka na. Bumalik ka 5 kanto pagkatapos kumanang ka. Iyon ang Santa Romana. Ah, doon na ho ako nang galing. Pero wala ho na akong nakitang Santa Romana. May nakita ho ako pero Santa Quiteria nakalagay. Ang Santa Quiteria ang pinalit sa bayan ng Santa Romana. May isang lugar lang. Christy? Ito na nga ho, nilarush ko na yung mga Dear Lady Love Letters eh. Hindi yan yung tinawag ko. Nahanap ko na yung bayan ng Santa Romana. Ha? Maganda ka na. Susundin kita ngayon din.
Yan, oh. Ano? Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Eh kasi naman, palagi mo akong ginugood time eh. Nakapag-research na ako, nakapagtanong na rin ako. Wala talagang Santa Romana, tsaka hindi mo ba nababasa o nakasulat Santa Quiteria? Dahil yan ang pinalit sa pangalan ng Santa Romana. Pwede ba tayo magkita? Kailangan natin mag-usap. Maya, sikasuin pa kami ni Sir Michael. Ba't ba lagi mo kasama yung Michael na yan, ha? Is there something going on? Kayo na ba? It's none of your business, Ross. At isa pa, kung kami man, walang masama dun dahil wala kaming ibang taong masasaktan. Sa akin ka lang, Christy. Sa akin ka lang. Nakasulat dito kung saan nakalibing si Maruha. Ay, pero totoo si Gabriela at si Maruha. Totoo mga tao sa panaginip ko. Pero nasan si Gabriela? Bakit wala siyang mga dokumento? Niloko si Christy. Simula pagkabata, napapanaginipan ko na si Maruha. Akala ko noon ako si Gabriel. Kuya, baka nagkakamali ka lang. Iprueba ako. Gobernador Romualdo Santiago, 121 Calle Maharlika San Adolfo, Batangas. Kuya, address natin to ah. Dahil dito nakatayo ang dating bahay ni Romualdo Santiago. So totoo nga yung reincarnation. Kuya, kung ikaw si Romualdo noon, anong papel mo sa buhay ni Maruha? Romualdo Santiago, gobernador na San Adolfo. Baka hindi ako tanggapin ni Christy. Baka tuluyan siyang mawala sa akin. Mahahanap na ang mga kasagutan. Dito na nabuhay si Maruha, kasama si Gabriel. Sisidhi ang mga damdamin sa paglabas ng katotohanan. Simula pagkabata, napapanaginipan ko na si Maruha. Akala ko noon ako si Gabriel. Sino si Gabriel? Nasaan siya ngayon? Abangan ang huling dalawang gabi ng Comics Presents Mars Ravelos, Nasaan Ka, Maruha? Thank you.